Yo, what's up guys? Bale, ito ang part 2 ng ating Ragusa R100. Bale, nilagyan natin siya ng part 2 dahil sobrang haba na ito. Maabot ng 27 minutes kung full talaga. Kaya nilagyan natin siya ng part 2. So, bago natin siya simulan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Charboy Pajak, Clyde Andre Ordeliano, kay Don Montegrande, kay Cheryl Balio, at kay Eric Ablen, Dennis Noy, Emmy, Eric ng Marikina. Sawa na raw sila sa bundok. Yan, so tayo. So, ano rin tayo sa patag. Gusto natin sa bundok. So, kay Bikers ko, no? Shoutout sa'yo. Kay Jack Taluban, shoutout din sa'yo. Kay Bicolanong Rabas, Oric TV, Azel Jan Ocampo, kay Joshua Santiago. Shoutout sa inyo guys. Yan, salamat sa pag-support sa ating channel. At shoutout sa tito ko kay WJATV. Kung gusto magpagawa ng sakyan, mga drug-drug, kahit naka letter C. Yan, kaya niyang buhin yan. I-street niya. Ayan, panoorin nyo lang yung channel niya. Makikita nyo yung mga ginagawa nyo, mga kalokohan doon. Tapos shoutout din sa isa ko pang tito. Ayan, puro vlogger tayo. Pero puro skill lang mga kaalaman namin. Ayan. Kay Arkworks. At shoutout din kay Sir Randy o Rans TV. At kay Cedric Ralios na nagpagawa sa atin ng pork, yung superstock. Yan. So kung bago ka lang sa YouTube channel ko, makalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod natin gagawin video. Yun lang guys, maraming salamat. Umpisahan na natin to para mabilis. Kapag okay na siya, nasan lang natin to. Kasi check natin yung ginawa nating ano, mismong spring. Hanapin muna natin yung pinaka tamang salpakan ng mga bowls. Tapos tignan natin kung may sagkuhan. Ayan, yung pinakasagkuhan niya. Nakita yung tinamperan niyan dyan. Kita ba guys? Ayan. Ibig sabihin dyan yung mismong stopper ng spring natin. Kaya importante sisilipin niyo muna yun, no? Kumuha tayo ng pantukod na ano, malambot lang para hindi maapektuhan yung rotor natin. Ayan, bahal nandito yung tamper. Pero syempre, gagamitin natin yung ating DIY na flat screw. Yan, salpak muna natin itong spring para hindi tayo mahirapan. Yan, muna salpak niya isang side. Parang sinisikot niya lang siya na gulong. Check niyo kung spot ba siya. Yan, saka natin ilalagay yung pinaka-pause. Lagay din natin yung kabilang bowls. Yan guys. Nakita nyo ba guys? Ayan, nakakaano na siya, no? Tayo-tayo na siya. Tapos na soundcheck muna natin siya. Para makita natin kung gaano kaingay. Yan guys, so naikabit na natin siya. Sa soundcheck na lang natin ulit. Ulit, kasi masabit pa. Ayan, wala na sabit. Smooth na siya, no? Ayan, ganyan na siya kaingay. So, ayan, pagkakabit na natin mga bearing niya para mabilis tayo dahil nalinis na natin siya. Kukuha lang tayo ng grasa. Okay na siya. Grasahan natin itong side nito para pumasok niya sa loob. Ayan, itong pinakailalim na itong poles. Grasahan natin yan. Importante yan. Para hindi agad maupod yung pinaka ano niya. Yung pinaka sinasalpakan ng poles. Sa aking gitna niya, importante rin yan. Para hindi agad upuli ng spring yung pinaka gitna ng poles natin para humina. Yan. So kapag nalagyan na natin yan, lagyan na natin yung
ng grasa itong mismong ginugulungan ng bearing, yung parang crown race niya, yan. Importanteng may grasa lagi guys ha. Hindi maniniwala sa mga kulokoy na gumagawa na hindi raw pwedeng hindi daw dapat nilalagyan ng grasa para maingay. Ngayon ang mga talagang Gempoy. Mga tinatanggal yung mga tagito. Mga components na orin yan. Ngayon ang tunay naka Gempoy yan. Pero ito may pagka Gempoy din kasi ni-edit natin yung stock. Sa totoo sinayo ko talaga mag-edit kaya lang eh gusto rin talaga ng ano eh. Siyempre kailangan natin mapasaya yung customer. Hindi yun. Gawa yun ng gawa. Guys, kapag alam na natin kung peto na siya, de okay na, no? Gagawin naman natin, lalagyan na natin ng kukunin natin to. Itong pinakalak niya. Tapos kailangan natin dito ng grasa. Lagyan lang natin ng grasa to. Paligid nito. Kailangan malinis yung kamay niyo, ha? Para wala siyang masingit na kahit anong dumi-dumi. Ayan. Tapos lagay natin siya rito, pasok natin. Siyempre, pag nailagay natin, paikutin. Ayan. Kapag okay na, dito naman tayo, maglalagay din tayong grasa rito sa side na to. Ayan. Kailangan may grasa rin yan bago niya salpak. Para smooth na smooth. Tapos yung natira sa kamay nyo, yun ang papapahid nyo rito. Sa mismong salpakan ng pawis. Ayan. Tapos punasin yung kamay ng basahan. Tapos kunin nyo yung mga natirang grasa rito, mga palyata yung nilagay ko. Ayan, kapag okay na, re-spot na yan, no? Huwag nyo makalimutan yung tatlong washer. Ito yung tatlong washer nya. Unang-una yung makapal. Tapos panipis ng panipis. Ayan. Kapag nailagay nyo na yung washer, salpak nyo na to. Ayan. Ikutin natin. Para walang kalaglag yung mga bearing, baka mamaya may tumagilid na isang bearing. Bearing may hirapan dyan guys. Kailangan may pasok nyo ng spot. Ayan. Kung maririnig nyo yung lutong nya, medyo mahina pa siya, no? Pero pag umilid na lahat ng grasa nyan, magiging spot na yan. Kailangan paikutin lang ng paikutin. Kasi ibang klase yung grasa na ginamit natin. Mas maganda sana yung high temp natin. Pero ito, kapag tumagilid na yung grasa niya, sobrang ingay na yan. Pag umilid na pala, tumagilid tuloy. Yeah, so okay na yun, no? Bali gagawin natin, ihigpitan na natin to. Yung lock niya. Yan. Tapos gamitin na rin natin yung vice grip. Yan. Ang paikpit naman na ito, counterclockwise, so paluwag. Na kariniwang pagluwag ng tornilyo, counterclockwise, yun ang paikpit nito. Tapos ikpitan ulit natin siya. Ayan, kapag okay na, sound check. Ayan yung tunog niya. Makapansin nyo, unti-unti siya lumalakas. Habang, ano, gumigilid yung grasa niyan. Kasi ingay pa yan, guys. Magiging mas smooth pa yan. Kapag pinandar mo siya ng pinandar. Kailangan lang paikutin mo lang ng paikutin. O kaya hayaan mo na sa kanya yan. Pag ginamit niya yan, mga one day lang yan. Kahit wala pang one day, iingay na ng sobra yan. Yan. Tapos kapag okay na, grasahan natin, syempre.
importante yung grasa dyan, kahit wala siyang bearing dyan. Bali yung seal bearing na kasing susok-sok dito guys. Ayan, so malinis na yan. Kailangan, grasahan din natin ng konti axle niya para smooth yung mga galawan. Antay pasok ng tubig, parang sealant niya. Ayan, importante yan guys. Pati dito sa bearing. Bearing side. Tapos alpak lang natin to. Ayan. Pag pinaka-axle niya. Tapos, pupukin ulit natin, pupasok. Gamit ulit tayong kahoy. Ayan, ito yung kahoy. Para antay slip dun sa ano niya. Sa bearing. Pasokin lang natin ng toko. Yan, kapag okay na siya, check natin sa kabila kung okay na. Yan, so kapag okay na siya, balik lang natin yung lock niya. Gagay lang natin guys, unahin lang natin to. Itong parang oblong na to, yung pinaka lock nut. Yan, pares lang naman lock nut yung ito sa kayan. Pero yun yung pinaka pangsangga sa bearing, para hindi siya umuga. Yan. Tapos pasok din natin to. Kailangan walang uga. Tapos babon ng 15. Tapos gamit tayo ng 15mm na hinasa. Yan. Open reach. Pasok lang natin dito sa ano. Tapos gamit tayo ng 17 o katala na lang. Yan. Kaya natin tinanggal yung 2 bolt para pumasok ng maganda tong 15mm natin. No? Gets ba guys? Yan. Tapos check natin kung may uga to. Yan, wala siyang uga. De okay na, no? Smooth na siya. Tapos kabit natin yung 2 bolt na itong mismong ano niya. Tapos gamit tayong 4mm na Allen wrench na mismong rotor. Salpak natin. Mas maganda kung meron kayong Loctite. O, ano ba yung Loctite? Minsan pag kinalas niya, may kulay blue siya. Yan yung pinaka magpapalak sa kanya para hindi matanggal to. Minsan kasi nalalaglag ang kayo neta, diba? Tapos ang paggamit ng Allen, kailangan sakto-sakto. Tapos maganda yung screw nyo, ay maganda yung pinaka-Allen nyo. Walang tama, para hindi nyo mabilog yung pinaka-bolt. Kasi malambot lang yan guys. Malambot lang itong mga klase ng bolt na to. Yung madadali siyang mabilog. Kailangan pantay siya pag inipitan nyo. Pitan na natin iba, baka may ibang maluwag na kapag nagbumaka tayo na ito. Yan. Yan, puro maluwag pala lahat ito guys. Ano nangyari dito, may ilang pong bilog. Kaya pag ganyan may bilog, sasabihin nyo na agad sa may-ari para mapapalitan nyo. Kung wala man kayo ngayon, kasi gabi na. Ito nga pala yung spring na ginamit natin, 10 piso, mabibili nyo sa motor shop. Sabihin nyo lang spring ng brake light switch. Yan. Panglikod. Yan, tapos kabit na natin yung kanyang cogs. Lulutang ba? Tapos sound check natin. Yan, gumawa. Kapag bagong edit, mapapansin nyo, lalo kung nanibago kayo sa grasang ginagamit nyo kung mekaniko ka, parang feeling nyo, medyo may napa siya kasi malapot tong grasa na to dahil naubusan tayo ng high temp. Yung high temp kasi, malabnaw. Pag ginanan mo, parang may langis na siya. Kaya smooth na smooth yung galawan. So ayan, tabi natin to, tapos bigyan na natin sa may-ari para magamit niya pa. Kasi murder na tayo ng high temp nating piece. Sana may mag-donate sa atin para yung iba mabigyan din natin. Ayan, tapos ito, sunchick natin. Paingay na siya ng paingay. Kung mararamdaman nyo, smooth na smooth yung ano niya. Hindi siya matigas, pero lumutong siya. Ayan, so guys, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At bait na rin notification bell para lagi kang updated sa mga susunod natin gagawin video. And guys, maraming salamat. Bigyan na natin ito sa may-ari. Ayan, madilim na rito guys. Ayan, kinuha na ni Kenneth yung mismong wheel set niya. Yan. Oh, okay daw, okay, okay. Satisfied ba? Naman ako sa gawa niya. Shout out lang sa nanay ko. Ayun, shout out din sa nanay niya. Kamigyan niya kanina, nagparty sila. Masarap ng pagkain nila. Yan.
Sige, Kenneth, umuwi ka na. Baka mamaya eh. Hanapin ka ng nanay mo. Busy-busy ka sa pagpapa-edit. Okay, bayad daw. Nakalimutan niya pa yung bayad. So, yun lang, guys. Kung bago ka lang ulit sa YouTube channel ko, huwag makalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating gagawin video. Yun lang, guys. Maraming salamat.